Kamusta mga paps? Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang walong budget meal na motor. Siyempre, isasantabi muna natin ang mga sikat na brand gaya ng mga Japanese motorcycle. Palagi na lang kasi natin bukang bibig ang mga branded na motor. Kaya naman, i-feature naman natin ang mga di kilalang motorcycle brands na mabibili sa Pinas. Kaya kung naghahanap ka ng pasok sa budget at good quality, baka isa na dito ang para sa'yo. Kaya wag na natin patagalin pa. Rusi RFI 175. Kilala ang Rusi pagdating sa mga budget meal ng mga motor nito at di rin pahuhuli sa mga bagong disenyo ng motor. Ang kanilang bagong 2022 Rusi RFI 175 version 5 overall looks pa lang ng motor na to ay swabing-swabe sa forma na may aggressive vibes. Unang tingin pa lang ay aakalain mo ng Japanese brand. Meron itong 175cc 4-stroke CVT engine, GY6 single cylinder, single overhead camshaft, air-cooled at Euro 4 fuel injection, analog digital panel, all LED lights and tail lights. At meron na rin itong USB charger port. Kilis na rin siya mga paps, similar sa mga bagong labas nila Honda. Features nito ang side stand kill switch, fuel tank na kaya maglagay ng 9.5 liters, gas consumption of 2.6 liters every 100 kilometers, seat height 760mm, wheelbase 1385mm, front disc brakes, telescopic forks 240mm, rear disc brakes, dual shock absorber 215mm, at syempre, equip ito ng combi brakes na similar din sa Honda Click. Ang front tires 110/70/13 at ang rear tires ay 130/70/13. Ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 94,000 pesos. Kemco Like 125 Italia. Kilala rin ang Kemco dito sa Pinas na isang Taiwanese brand. Ang bawat pyesa nito ay talaga namang premium quality na pwede mong ihilera sa mga Japanese brand. Ang 2022 Kemco Like 125 Italia E3 ay combination ng retro styling design mula sa 1950s era na may classic modern look. Sa mga kamotor natin na mahilig sa old school style, pasok ito sa panlasa mo. Lalo na sa mahilig sa mga style Vespa motorcycle. Meron itong 124.6cc single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft, 4-valve, CVT engine. Meron itong max power na 9.3 HP at max torque na 9.5 Nm. Ang fuel capacity naman nito ay kaya maglagay ng 6 liters. May length na 1,915mm, width 690mm, height 1,115mm, wheelbase 1,325mm, front suspension, telescopic fork. Ang rear suspension naman nito ay dual swing, front and rear na may single disc brakes, fuel supply system ay carburetor, front tires 120/70, rear tires 130/70. Ang gas consumption, ayon po kay Kemco, ay umaabot ito ng 48 kilometers per liter. Siyempre, malaking factor din ang bigat ng rider. Ang price nito ay nagkakalaga ng 79,900 pesos. UMX Street 200X. Ang UM o United Motors na mula sa American Motorcycle Manufacturer na nakabase sa Miami, Florida. Ang UM ay unang dinala sa Pinas noong 2017. Matatagpuan ang kanilang store sa Ortigas Avenue. Unang tingin pa lang sa UMX Street 200X ay makikitaan mo na ng similarities sa KTM Duke 200 Street Naked na halos kalahati ng presyo ng KTM Duke 200 na nagkakalaga ng 150,000 pesos. Powered ng 200cc engine, air-cooled, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, dual overhead camshaft. Meron itong max power na umaabot ng 13.65 HP at max torque na umaabot ng 13.65 Nm. Digital meter with USB port slot 105mm, sleeve style telescopic fork, at ang rear suspension naman nito ay monoshock with single adjustable shock absorber. Meron itong 5-speed gearbox, front and rear na may disc brakes, front tire size na may 110
by 70-17, rear tire size na may 130 by 70-17. Ang fuel consumption naman ito ay umaabot ng 40 to 45 kilometers per liter. Seat height 870 mm. Overall length na may 2000 mm. Wheelbase 1350 mm. At ang presyo naman ito ay nakakahalaga ng 75,900 pesos. FKM Rev X125 ang FKM o Fecon Motorcycle na isang Singaporean brand ang kanilang manufacturing company na nakabase sa Guangzhou, China. Siyempre, may technology and collaboration pa sila ng isa sa kilalang brand mula sa Italy na MB Agusta. Unang tingin pa lang sa looks nito ay mapapansin na ang inspired Ducati Italjet design at luxury dragster scooter style ng motor na to. Meron itong 125cc displacement, single cylinder, 4-stroke, CVT engine. May max power na umaabot ng 6.6 HP at max torque na 8.6 Nm. Ang fuel system type naman ito ay carburetor. Front suspension ay telescopic forks at rear suspension ay hydraulic shock and adjustable preload. Ang front brakes naman ito ay hydraulic disc brake na may 190 mm. Rear brake, hydraulic disc brake na may 205 mm. Front tire size na may 120-70x12. Rear tire size na may 130-70x13. Ang wheel type naman ito ay alloy rims. Ang fuel capacity naman ito ay kaya maglagay ng 6.3 liters. Gas consumption na umaabot ng 32 kilometers per liter. Ang presyo naman ito ay nagkakalaga ng 71,000 pesos. Motorstar Easy Ride 150N. Isa rin sa kilalang brand dito sa Pinas, bukod sa Rusi, ay ang Motorstar. Sobrang competitive ng kanilang presyo at bukod pa dyan, ay di rin ito pahuli pagdating sa mga bagong inilalabas na motor nito, lalo na yung Z2S na talaga naman nag-viral noon sa social media. Masasabi kong proud owner din ako nito at subok na rin na matibay pagdating sa walwalang rides. Overall, wala akong bad experience sa brand na to. At kung naghahanap ka ng affordable and quality premium na motor na swak sa budget mo, sakto sa ito, paps. Ang Easy Ride 150N ay inspired ni Yamaha NMAX sa looks pa lang, lalo na yung design body nito ay kopyang-kopya nito. Halos kalahati ng presyo ng NMAX na umabot ng 120,000 pesos. Meron itong 149.6cc displacement, single overhead camshaft at 4-stroke CVT engine na may max power na umabot ng 5.6 HP, max torque na umabot ng 7.7 Nm. Full digital panel, may length na 1,955 mm, width na 750 mm, height 1,115 mm, wheelbase 1,350 mm. Ang front and rear brakes naman ito ay disc brake, hydraulic type. At ang front tire size naman ito, 130x60x13. Rear tire size, 130x60x13. Fuel tank capacity na kaya maglagay ng 6.6 liters. Ang fuel system type naman ito ay carburetor. Ang gas consumption naman ito ay umaabot ng 35 kilometers per liter. At ang presyo naman ito ay umaabot ng 65,000 pesos. Pero kapag cash mo siya kinuha, ay umaabot lang ito ng 58,200 pesos. Kiway K125. Ang Kiway o Xinjiang Group ay isa ring Chinese motorcycle brand. Matagal na rin ang kumpanyang Kiway at kilala rin sila sa industriya ng motorcycle manufacturer. Ang Kiway K125 ay may modern styling with decent performance. Isa rin sa pinaka-affordable na pang-service na mabibili mo sa Philippine market. Meron itong 124.8cc single cylinder, 4-stroke, 4-valve at may transmission na 4-speed gearbox. Merong max power na umaabot ng 8.72 HP at max torque na umaabot naman ng 9.5 Nm. Ang fuel tank capacity naman ito ay 4 liters at may length na 1,960 mm, width 673 mm, height 1,130 mm at ang wheelbase naman ito ay 1,275 mm, seat height 785 mm at ang ground clearance naman ito ay 155 mm. Front and rear suspension ay telescopic fork.
front brakes, single disc brake, at ang rear brakes naman nito ay drum. Screen type analog naman ang panel nito. Ang fuel supply system naman nito ay carburetor. Ayon kay Keyway, ang gas consumption naman nito ay umaabot ng 48 kilometers per liter. At ang presyo naman nito ay umaabot ng 49,800 pesos. Skygo Archer 110. Ang Skygo ay Philippine motorcycle brand na nakabase sa Cebu. Ang life and parts nito ay nanggagaling pa sa China, pero dito sa Pinas ina-assemble. So considered na China made ito. Ang bawat parts nito ay high quality at pwede rin ipangtapat sa mga Japanese brand. Bukod sa style and design, ay very affordable rin ang kanilang mga motor. Ang Skygo Archer 110 ay merong 107cc displacement, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, 4-valve at 4-speed gearbox, dual clutch. May max power na 6.97 HP at max torque na umabot naman ng 6.9 Nm. Ang fuel tank capacity naman ito ay kaya maglagay ng 3 liters. May length na 1,910 mm, width 680 mm, height 1,110 mm, at ang wheelbase ay 1,225 mm. Ang seat height naman ito ay 780 mm, ground clearance 140 mm. Ang front brakes ay hydraulic disc brakes at ang rear brake ay drum. Wheel type, spokes, front tire 2.50x17 at ang rear tire ay 2.75x17. Ang fuel supply system naman ito ay carburetor at ang gas consumption naman ito ay umaabot ng 55 kilometers per liter at ang presyo naman ito ay nagkakalaga ng 38,500 pesos. TVS Dazz 110 Standard Version. Isa sa kilalang brand mula sa India ang TVS na unang dinala dito sa Pinas noong 2016. Merong 109.6cc displacement, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, single cylinder, 4-valve, CVT engine. May max power na umaabot ng 8.34 HP at max torque na umaabot ng 8.3 Nm. Screen type, analog system. Ang fuel capacity naman ito ay umaabot ng 5.3 liters. May length na 1,875 mm, width 675 mm, height 1,050 mm, at ang wheelbase naman ito ay 1,240 mm, ground clearance 115 mm, front suspension telescopic fork, at ang rear suspension naman ito ay swing arm with 2 shocks, front brakes na single disc brake, at ang rear brakes naman ito ay drum. Ang front tire size naman ito ay 80x90, rear tire size 90x80. Ang fuel supply system naman ito ay fuel injected. Ayon sa claims ng TVS, ang TVS Dazz 110 ay kayang umabot ng mahigit 60 km per liter kung ang bigat mo lamang ay 93 kg. Depende pa rin ito sa bigat ng rider. Ang presyo nito ay nagkakalaga ng 59,900 pesos.